Hi everyone, welcome back to my travel TV channel. And in today's video, I'm going to be showing you other places in Alcobar, Dammam and Riyadh. You know that Alcobar is a Saudi Arabian city on the Arabian Gulf. Its coordinates, a large waterfront area, includes Prince Faisal bin Fahad Sea Park. With cafes and playgrounds nearby, the city's island's water tower offers a panoramic views. In the past, Alcobar was a small port on the Arabian Gulf, inhabited mainly by fishermen. With the discovery of oil, it was transformed into an industrial port. In time, it has become the commercial hub of the Eastern Province. Alcobar City is one of the three main cities in the Eastern Province, the others being Dammam and Dharan. These three cities form a closely joined triangle which has existed for centuries. In the past, Alcobar was a small port of the Arabian Gulf, inhabited mainly by fishermen, as I said earlier. Famous for its vital location on the shore of the Arabian Gulf, Alcobar is a favored destination for its beautiful landscapes, lush gardens, and picture-perfect parks. The pros of living in Alcobar, Saudi Arabia includes access to a wide variety of cultural activities, a low cost of living, in a safe and secure environment. Additionally, the city is home to a number of international businesses, making it an attractive destination for expats. Kubar, meaning it's a romanized Alcobar in Arabic, is a city and governorate in the eastern province of the Kingdom of Saudi Arabia, situated on the coast of the Persian Gulf. Experts moving to Alcobar will find themselves living in what is considered the most attractive of the Eastern Province centers, and will likely be provided accommodation in any of nearby surrounding expat compounds, which range in size from 6 to 100 units. Also, there is an Alcobar Mall located on the highway between Dammam and Alcobar, and is located today in the modern commercial area. And a great place, Aramania, is a great place in the center of Bisikobar, and a beautiful cornice beside that. Variety of fast food chains, Asian food restaurants, you can also find jewelry shops, footwear, perfume stores, as well as appliance center. The Mall of Dharan is one of the largest shopping centers in the Eastern Province, spanning over an area of more than 250,000 square meters and home to some 500 shops, entertainment facilities, international restaurants, and cinemas also there. This is the Alcobar. So as you can see, this view is a beautiful and very developed place in Konitz, in Alcobar. This is the heart of Alcobar, this place, as you can see. Okay guys, let's watch this video and enjoy the views and the areas also in Dammam, Dharan Mall, Alcobar Mall, Aramania Mall, and also in Riyadh, the Faisalia Tower in Riyadh, as you can see. Okay guys, watch this video and enjoy. Thank you for watching. God bless all. Thank you.
Hello guys, so that is the panoramic tower in Alcova. That is a landmark. That as you can see, that tower. It's very nice. That's the mosque for prayer. That is the one. That is the panoramic tower in Alcova. Ikaw ang dalakas malalapitan at see, this is the plaza, Alcova Plaza. Most of those people are going here to take picture, selfies, TikTok, everything. This is the tower. It's very beautiful place. Captivating views. Hello guys, again, you know that Saudi Arabia is renowned for its diverse topography, rich cultural heritage, and ancient sites, from dunes and stunning coral reefs to the vibrant baths of the cities. The Kingdom of Saudi Arabia is a wondrous destination. It's not dangerous actually, this is a good country. All the people here are disciplined. The question is, which city best satisfy your travel requirements and crosses of the most items on your bucket list? Let's take a deep dive into the top 10 Saudi Arabia cities to plan your move to the country. Actually, Saudi Arabia in Riyadh is one of the Saudi Arabia's most captivating and largest cities. Besides being the capital city, Riyadh is a site to behold, with its bars of ancient and contemporary architectural structures, making it a cultural haven for travelers. The city's evocative souks and ancient buildings, repeating museums, all showcase the country's centuries-old history. It is also a modern metropolis with gleaming high-rises and a thriving contemporary art scene. Okay guys, so that is the Saudi Arabia. Bye!
Because this car, very fast. That's like, sorry for those who is watching this video. Because we are in hurry. Hard man is the camera. Camera where go, people don't know. See, it's like, sorry, this is not a taxi, this is a light rail train. Train. Train, boss. See? This is the pilot. Kalbo-kalbo, taga-taga, puda-puda. My gosh. What is it? More shop. No, too much. Somebody building more shops, but no people go. People go leaving this country. I remember this place. Miss Summer is here. She's here. I miss my friend here. The very beautiful, sexy, and sweet lady, Miss Samar. Muhammad Samar. Where is she now? Is she still there? Vaccination station? Yeah. Over to my vaccine area. Center. Yes. Vaccination center. Sa sambasa niyo.
Walang maikutan.
Oh,
Welcome back. Additional chapstick. Pantinga. Pantinga. Pangkulkog. Pangkulkog. Pangkulkog haim. So guys, very quiet here. Cold and quiet. The weather. Cold and quiet the weather. Ayan. Amo na nga yan to. Ano bang ginatan? Oo, tara panguli na kita. Kaya amo na nga yan to ni Morder. Pangkulkog. Basta maghintay ka lamang. So inintay namin na aming order sa Pushy. Medyo matagal-tagal. Kaya medyo ano lang kasi. Mahangin, malamig, mahangin at malamig, mahangin at malamig, tahimik, walang ganong tao, kasi wala pang sweldo ang mga tao, kailangan ng petsa. Today is Thursday, February 24, 2021. Sa habang naghintay magkatong sa highway, kita ang kagandahan ng lugar. Yan, medyo mahangin. Mahangin. Nandito tayo. Doon yung Pushy. STC. Ayan. Espanados. Espresso. Ito ang McDonald's. Medyo malakas ang hangin. Ayan. Malamig. Malamig ang singoy ng hangin. Tayo dito. Wala pa rin? Ha?
Ito ang kushi. Bawal ang dine-in, kaya puro take-out na lang. Take-out. Take-out. Ayun ang nakalagay. Oh. Social distancing. Wear your mask. Oh, ano masabi mo dyan? Matagal ba? Ang bula raw. Oh, dawo. Pwede na yung order namin. Lapit na. Diba na. Andun, pinuka pa ng order yung sa car. Yung waiter. Thank you. So, ito na ang order namin. So, punta na ng Jollibee. Para marating ka kainin. Costa Rica. Hindi kita maagay, hindi? So, nandito kami sa Vienna. Vienna. Yan o. Nobles. GNC. It's Fahani. Ayan. Ikaw doon. Dilim. Yan na. Ito kami sa labas. Sa likod dumaan. Kasi itong kasama ko mahilig dumaan sa likod. Di ba? Gustong-gusto mo sa likod dumadaan. Oh, wala daw hangin. Kasi gintutugnaw. Kay matugnaw hinduro yan na. Matugnaw hinduro. Last ano siguro to? Last bulwak ng hangin na malamig. Tama ba yung term na bulwak? Baga nabuhong ako ang tubo. Yan ang career. Oo, nakalabas na kami. Dito na kami sa Hi mother. Si mother nasa loob. So we are proceeding in Paris, France. Kami sa Paris, sa likod nga lang. Kumusta sa Paris? Malamig ba? Hindi ba malamig?
wala pang ice. So ayun, sinama ang lugar sa Paris, oh, kakaiba. Kakaiba talaga kahit sa Eskinita. Are you okay? Oh, di ba? English speaking pa. Is that what you want? Is that you really want? Oh. Ayun yung car ko. Malayo na. So guys, dito sa Paris, bawal kang dumaan sa harapan para akin sa likod. Oo. Lagi kami sa likod. Kasi para ma-hold up ka. Kasi madilim. Tingnan mo yung sa Paris yung bahay, yung ganda, palasyo. Diba? Kakaiba. Mayroon pa rito ang pretty party. So yan. Bonggang-bongga yung bahay. Ang pangalan yan? Chukit. Yan, Chukit. So, tapos, oh, nakalipas na kami sa Paris. Papunta naman kami ito sa India. India. Gulu-gulu-gulu-lu. Nasa India na kami. Sambang India sa Kerala. So ito na yung India guys. Meron ng tamimi. Tsaka meron ng pharmacy. Ayan. Medyo madilim ang mga kasulok-sulukan. Ayun, nasa India kami, ayun ang ma-Indian. So, ngayon naman, nasa Italy na kami. Ayun ang Italian restaurant. Ayan. So, Italy. How's Italy? It's good? Also cold? So, sa ilang minuto lang, ilang country na napunta natin. Tatlo na. So exit man tayo dito sa from Italy going to where? Pakistan. Oh, Lahore, Pakistan. So sa Pakistan, tingnan nyo guys, tahimik lang sila. Yan na. Teka, may second, sagasaan ka sa Pakistan. So guys, tabi na tayo. Andun. Okay. Tayo. Nandito na kami sa Saudi. Kasi yun, may Saudi na naglalakad. Yun, tumawid. Tumawid na siya. Oh. Dito na kami sa Kubar. Mahamot. Diba? Mahamot iya pa bango. Malingasaw. Waray? Basta malingasaw pa bango, waray? Kumarigo. Waray kumarigo. So, nandito na kami sa bahay namin. Ah, bahay nila. Bahay nyo. Ayan. Lapit na. Saglit na lang. Ayan. Ayun yung bahay, maganda sa bubong. Ayan. So, ayan yung restaurant na Al Marsa. Ayan, ito na kami sa palasyo ni Tiwi Tiwi. Ito yung daanan. Welcome to Ludag. Ludag. Hello guys, now we are Haruliti. Going to Al Kubar Mall.
Bar Mall. Welcome. Ito na, 640. It's located nakaparada on the highway siya between Damam and Alcobar. It is located saan today ang pinto in the ng langit commercial area. The complex sarado is located on an area of 16,000 meters. Punta sa elevator. It consists a basement and it's a dedicated pipindutin ang park. Number 4 floor. Edition. It is the only one of its kind in the Eastern Province. Ano? Okay we ba? Have a lot of so. Nearby is a Arashid Mall and Daran Mall. Nabayaan. Adi. Ito ang susi. So guys, we are paused because it's a prayer time. Pamahaling sala. Ngayon, Gap. Saudi Arabia. Gap between Adam and Eve. We are standby and waiting to open those Inabri na. Establishment. Na kami ang kwarto. Labot na kami. Mangangaon na kami. Kay magutom na. Sako. Masiro mo ang among balay. Uksin nila. Same before, that time we are not changing the system. Tiwo is on the road. Still prayer time, that's why we are waiting for 30 minutes before they open those establishment and the stores. That's why we are enjoying the views and gir. Okay guys, see you later. Bye. And now moving forward to Kubar near Konich is Aramania Mall. This is the famous malls for all expat or mostly for the Filipinos expat here. It's a small malls but
no choice for the Filipinos going here all India, Pakistan and other nationalities staying here, eating, visiting, shopping, everything. And beside this mall, a lot of establishments also. Same we call this Sun City or Indians supermarket, markets. So everything are here. So this is famous in Alcobar, the Ramania Mall. Okay guys, enjoy the views. This Ramania Mall located in Kusujat of the Two Holy Mosques Road, Alcobar at Somalia. Alcobar Ramania Mall is considered one of the best commercial complex in Alcobar City. This Ramania Mall, a great place in the center of busy Cobar and beautiful Cornish. Variety of fast food chains and Asian food restaurants. You can also find jewelry shops, footwear and perfume stores as well as appliance center here. Okay guys, enjoy the view. This is Ramania Mall in Cornish, Alcobar. So enjoy the day, roaming around, watching those people rounding, because it's a prayer time now. Okay, guys. Sa sambasa ng
Hello guys! Welcome back again. To my channel. It's Timur channel again. So we're here again in Kubar Mall. In the highway between Damam Kubar and Mall. Kubar. TVTV is there. And it's located today TVTV in the modern commercial area. It's complex. So nandito kayo sa mall. Kubar Mall. So it's a prayer time. So everybody are waiting for the opening of the store. So maybe after 5 minutes it will be open. So wait for minutes. Where's the giant guy? Nagsala. Nandoon siya, gumagala. Ayun, yun, oh. Kami meet siya ng ano. Hello guys, kasi yung kasama namin gumagala doon sa kabila. Ito sa naipot doon sa mga pilihan ng mga damit ng mga pangbata. Siguro, ito siya papadala sa kanyang pamilya. Ayan guys, yung kasama ko, busy sa cellphone. Hindi niya pa yan kasi during prayer time, lahat ng tao ay nasa labas. Bawal yung magpapas yung mga establishment kasi holy hill ka. Mababa na biyan. Papasarad. Pero yan yung store mo kapag hindi ka nagsarado. Kapag ka na ng mga prayer time, dapat sa nasara yan during prayer time. Kaya kailangan yung lumabas. Yan ay sinasarado ka. Usually, sapat ka na ng Muslim. Yan ka lang sa labas, ikot-ikot, tingin-tingin, cellphone, habang hihintay mo lang kapasuli yung store na pinapuntahan mo. So, ganun dito sa Arabia, guys. Wala natin sumunod sa kanilang mga policy. Ayun yung mga kabayan, nandoon sila, naghihintay. And then, the other one is a giant guy. What can you say? Where have you been? How about your TV? You be Jumi. It's okay. Just handle only. Focus on. No, not that. Just handle it. Why no sound? No sounds. Hello guys, welcome back. Ito naman tayo sa Romania. You know that Romania Mall? A great place in the center of busy Kubar and beautiful Konitz. Variety of fast food chains and Asian food restaurants. You can also find jewelry shops here, footwear and perfume stores, as well as appliance center. Also, they have a lot of
food chains like Jollibee and other same as in the Philippines. So ayan po yung kasama ko, medyo depression ngayon o pressure kasi meron siyang thesis hindi niya magawa kasi English daw. Okay guys, kaya malungkot siya. Mamaya pag uwi niya, nag-release muna siya ng stress. Kaya gumala kami dito sa Kubar, sa Alcubar o sa Manila Mall. Nagpa-relax-relax muna para mamaya ay ganahan siyang gawa ng kanyang thesis. Nakita niya mga guys, ito yung Ramania Mall dito sa Alcubar. Ito nakamalapit. Ito po yung mga pasyala ng mga Pilipino na nandito sa Saudi Arabia sa Alcubar. Kasi nandito yung mga bilihan, mga kainan. Yan. Maliit lang na mall pero masaya pag nandito siya pag Friday, pag punong-puno ito ng mga tao. Nandito lahat po ng ating mga kababayan. Hindi lang mga Pilipino, nandito yung mga Pakistan, India, Bangladesh, Saudi, lahat klase ng nationality na dito na pumapasyalin dito. Kasi kilalang-kilala itong Ramania. Ramania Mall sa Alcubar. Ito usually yung pasyalan ng mga Pilipino dito. Bilihan. Yan. Dito mga minsan nagtatambay. So, nandiyan yung mga kainan. Dito rin siya nagtatagpo ang mga kababayan natin. Minsan yung mga nasa ibang bansa, dito rin sila pumupunta. Nagpapasyal. At dito rin kasi yung padalahan ng mga remittances sa Alcubar o sa Ramania. Para hindi lang po ito yung lugar na ito. Itong pasalikod ay marami. So, andun po usually yung mga kababayan natin. So, tulad ng araw na to ay medyo kakunti lang yung tao kasi hindi siya Friday. Ngayon po ay Saturday. Kaya wala kaming pasok Saturday. So dito muna kami nagkatambay, palamig, kasi masyadong mainit. Yan. Nandito rin po yung mga restaurant na mayroon itong Jollibee, may Chowking, may McDonald's, may mga restaurant na pang-Pilipino. Yan, pwede kang bumili dyan ng mga cellphone. Tanala? O, nandiyan nyo sa food court. Ayan, inom mo na mga kape. Ayan, so, alagala muna kami dyan. Medyo kukunti lang ang tao ngayon kasi ay Friday, Saturday at wala pang sweldo. Usually kapag sweldo, kapos natapat ng Friday na ko, hindi mahulo ng karayo mga tao dito sa dami. Yung mga galing ng probinsya pupunta rito para magpadala ng pera, para mamili ng mga budget nila o pagkain nila sa loob ng isang buwan kasi buwan na sila bumababa kasi nagtitipid sila sa pamasahe. Yan, kasi mahal po ang taxi. Yan, kasi sobrang layo ng mga lugar kaya kailangan mong magtipid. Lalo na pag maliit ang sweldo mo, yan, kailangan mo talaga magtipid. Pero punta ka lang sa Ramania para ka mag-relax. Kasi nandito naman yung lahat ng kailangan mo. Pwede ka rito bumili. Ayan. So, hinihintay lang namin dito yung kasama namin. Kasi nandun sa kabila, namimili ng damit at saka sapatos para sa kanilang anak na gagraduate daw. So, stay muna kami dito, ikot-ikot lang. At saka, katapos lang ng prayer time. Kaya medyo lobas yung mga tao. Ayan. Resume na uli. Ayan. Gala-gala naman. Ayan. Ikot-ikot muna tayo, guys. So, katapos lang ng prayer time. So, ayan. Open na naman ang mga establishment. At ikot-ikot naman tayo. Ayan. So marami dito nangyemili mga kababayan natin. Ay hindi pala kababayan yun, ibang lahi. Yan yung kasama ko, nagkalakad na siya. Ikot-ikot dyan. Wala na siya sa mood, gusto niyang umuwi. So uwi na kami. Baba na kami ng escalator. Lalabas na kami ng mall. Medyo kasi malungkot ngayon. Walang ganong maraming tao. Kaya peaceful and calm yung lugar. Hindi tulad ng Friday. Kapag Friday dyan ako.
lagi na si zero escalator sa sobrang dami ng tao umaakyat at pababa. Saka di magkamayaw yung mga itiin dyan sa baba na yan, lagi yung puno, pila pa yan, kasi mga nagpapadala o nag-transfer ng pera nila papuntang sa kanilang pamilya sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, iba't ibang lahi. Ayan, sarado yung jewelry shop. Diyan yung Skechers. Ayan yung mga kabayan natin, kawawa naman, o naghihintay ng service nila, kanina pa yan sila dyan. Diyan muna sila nagkatambay kasi tapos na sila, tapos na lang mabili. Mabili ng kanilang mga kakainin. Ayan, mga kabayan natin, yung mga Pilipina. Mga ano yan, sa minsan mga kasambahay o sa mga suka ng katrabaho, naghihintay sila ng kanilang sundo para makauwi sa kanilang mga bigla. Labas na tayo. Bye bye Romania Mall. Yan. So dito may lalakad na lang, galakad lang kami guys, punta sa amin kasi malapit na naman yung bahay namin dyan. 10 minutes lang kung lalakari mo ng diretso. Ayan ang kaganda pag nasa city ka nakatira kasi hindi mo na kailangan sumakay o magbayad ng taxi. Pero meron naman kaming kotse. Meron akong SUV na Kia Sportage. Kaya lang, siyempre, malapit lang naman. So maglalakad lang kami at saka exercise na rin. Saka kasi mahirap maghanap ng parking kapag umulis ka doon sa parking mo doon sa tabi ng bahay. Kaya maglakad na lang. Kasi minsan, pag dala mo yung kotse mo, yung sakyan mo, lalabas ka, pagbalik mo, wala ka ng parking. Magka-parking ka doon sa malayong malayo. Ayan. Kasi pag umaga, pag dala sa tabi ng bahay mo yung parking, mabilis ka mga ka. Pag-prepare. Ayan guys, ito yung Romania papunta doon sa Cornix o doon yung highway. Actually, ito yung lagi lang nalakad namin pag pauwi na. Yan, yan. Ikot-ikot ka dyan. Nandiyan yung mga nakatambay dyan yung mga ating mga kaibigan, mga pista, mga Bangladesh. Sila yung mga naghihintay na mga minsan may mapapabuhat. Na yan. Kasi mga nagsasideline sila. Kasi alam naman natin na yung mga yan yung mga lahi, mga babalang ang mga sweldo. Kaya nakapartner sila. Ayan. Punta na tayo doon. Medyo malayo pa ito mga guys. So, siguro lakad po siguro mga 10 minutes mula dito hanggang doon sa aming mga bahay. Ayan. Iikot-ikot pa kami dyan. At dito kami mag-shortcut sa likod. Kasi, alam mo nyo itong kasama ko, mahilig yan doon sa likod dumadaan. Doon sa madidilim. Ayaw niya maglakad doon sa highway kasi natatakot siya minsan. Binubundol siya. Ayan. Alam mo dito kasi pag naglalakad ka rin, lalo pag maganda ka, paparahan ka ng kotse, sabi niya sa'yo, Sadiq, kampulos anta. Noon yun mga guys. Pero ngayon mga civilized na ang mga tao rito. So hindi na wala nang ganon. Ngayon ay civilized sila at malaya ka na nakapaglakad dito. Hindi tulad noong mga panahon na 2000, 2007 o yung 28 o 2010, 2012 yan. Kaya yung year 20 o 2005 ang mga tao rito ay medyo wild. O, kasi di pa gaano civilized yung mga katutubo. Kaya medyo ano sila. Tsaka nasa tao rin naman kasi yun. Guys, ito yung Rashid Mall. Ito yung magandang mall dito sa Alcobar. Ito yung Alcobar in Aldamam. Ito yung pinakasikat na Rashid Mall dito. Maganda sa loob yan kasi lahat dyan, andyan yung iba't ibang lahi na namamasyal. At tsaka dito, hindi siya dyan mahigpit. Dito lang sa ibang mall na mayroong discrimination, family-family. Dito, halo-halo na dyan. Wala nang family-family. Kahit sino pwedeng pumasok. And guys.
Punta tayo doon sa punta tayo ng Cobar Mall, kung saan doon po guys yung pinakamalaking mall dito sa Alcobar. Yan, usually mga Saudi yung nandoon, kasi maroon marami yung mga pamilihan na mahabang lalakarin mo, pero maganda siya guys. So punta tayo doon sa Lulo. Hello guys, this is Daran area going to Daran Mall. We have a beautiful view here, a landscape on the road. See the view.
Okay guys, we are just moving on, going to Daran Highway to Daran Mall. Yeah guys, medyo dumaan kami ito sa may Nesto, saan merong Coffee Valley. Kasi nagugutom na kami sa haba ng biyahe. Kailan namin uminom ng hot chocolate muna. Guys, nasa likod kasi ako si COVID-19 pandemic. Ito yung kahigpitan ng COVID-19 pandemic. Hi, kabayan! Yeah, hello guys! And now we are here in Daran Mall. Lahat kami nakamask kasi nga bawal ang lumabas ng walang mask. Sa COVID time or hindi ka mask potato ang COVID-19 restriction, that's guys. Why most of the restaurant yeah, nakakagala kasi kami. Pwede kang magkakasi. Customers. Meron naman kami mga travel pass. Ako ay meron travel pass. So we are looking for galing from Aramco. Food. Yan. Kasi we are hungry after anywhere pwede akong magbiyahe. At saka yung taxi, may mga travel pass. Which one is good here? Pwede ka magbiyahe kahit na pandemic. This is the Daran Mall. Sa food court. Ito guys, ito yung daan during the COVID-19 Daran pandemic area. So, it's very quiet. Of course, there's sa Daran Mall. Restrictions. What's happening? Okay, guys, enjoy watching. No dine-in, only take-out. You can buy and take home. Also, the time is limited. And then after that, we buy that Subway in Subway. And we just roaming around inside the Daran Mall. It's a very big malls in Damam, between Damam and Alcobar. Most shoppers here are the Saudis. In the Philippines, we call it actually this is not like a Mall of Asia in the Philippines. It's, I think it is only one port in Mall of Asia. But we just dropped by here to buy a Subway sandwich and pizza. But the pizza was closed, that's why we go home and roaming around only. So, okay guys, enjoy the views and have fun watching this video. Guys, this Mall of Daran is one of the largest shopping centers in the Eastern Province, spanning over an area of more than 200,000 square meters and home to some 500 shops,
entertainment facilities, international restaurants, and cinemas. See? Ayan guys, kabalik na naman kami ng Alcobar kasi tapos guide na kami sa Moss. So, pauwi na kami. Mahaba pa yung aming lalakbayin. Papunta na kami ng Alcobar. Ayan. So, makita niyo yung mga daanan dyan. Ayan yung bridge. Tulay papunta ng Alcobar. Ayan, makita niyo yung Ramania Bridge. Ayan, dyan yung Ramania Bridge. Tapos paikot, paikot doon papunta ng Konit doon kaliwa. Ayan, kaliwa, lilipot sa kaliwa kasi yung pakanan dyan ay papunta ng Lulu o doon sa causeway. Dito ay pakanan para pa Cornets. Ayan. So, ito na yung Samba Building. Ayan. Iba na dati Samba Building yan. Guys, sandit na tayo sa may Moss. Ayan. Nandyan na yung magandang pasyalan sa gabi. Ayan. Yung Ichdan Park o yung Babel. Ayan. Maganda dyan kapag gabi. Ayan. Para ka na sa New York. Ayan, napaganda-ganda. Ayan yung Babel. Ayan. It's can walk. Kung sa Riyadh ay may U-walk, ito mo ay mayroong it's can walk. Maganda yan. Namas na kami dyan kapag gabi. Napaganda. Saka marami. Laging puno dyan ng mga tao. So ito guys, naman yung McDonald's dito sa Cornets Bar. Ayan, maganda siya dyan. Pero pag gabi, dyan mo nagpipiknik yung mga ating mga kababayan, yung mga katubo, dyan sila sumasalampak sa lugar na yan, may plaza, ayan yung Starbucks, yung mga social, dyan si Starbucks, may Chili's, may Fridays, ayan, ayan, mayroon ding, ano yan, Fridays, ayan yung Chili's, Applebee's, ayan, medyo nabawasan nga lang yung mga restaurant dito, kasi iba na lugi mula, kasi nag-pandemic, nagsarado na, ayan. Ayan. Marami talaga naapito ng pandemic. Ito guys, yung Cornets. Ayan. Tawid-tawid ka lang dyan. Magpicture-picture ka dyan. Nandyan yung plaza. Ayan, mga ganang mga bulaklak dyan. Nandyan. Yan dyan yung I Love Cobar. Ayan. Ito yung pinakasentro ng Cornets. Yung banda pa roon, sa dako pa roon, nandyan yung dagat. Mahabang dagat. Nandyan. Andiyan yung mga pasyalan, mga puno-puno, mga restaurant sa tabi ng dagat. Yan dyan kayo mamasyal. Tsaka yung tower dyan sa Alcobar. Yan, dito kayo papasyal. So, inaayos na lang pinapaganda nila yan. Kasi lalo nang parang siya, gagawin siyang tourist spot. Yung lugar na yan. Kaya marami silang hinuhukay ng mga, gagawin nila mga artificial views o kaya yung gagawin nilang parang tubig
ilog-ilog dyan na mayroong design tulad sa Dubai. Ayan. So dyan lagagawin yun. Maganda. Lalong pinapaganda nila yan. So napaganda ng Queens kapag natapos yan. Enjoy kayo dyan. Kung nakita yung tower na yon, doon yung ito, paliko na tayo. Pumunta na tayo doon sa malapit sa aking apartment. So, titirahan. Ito na yung mga bagong ginagawa rito. Yung mga subdivision dyan. Yan. Napaganda. Mga restaurant ng iba. Mga ginagawa. Yan. Ano yung toilet na nakalagay. So, dito yung lugar na yung misa nilalakad lang namin. Papunta sa bahay. Yan. Yung mga bakanting bahay. Yung subdivision. Mga bagong gawa. Yan. Mga accommodations. Yan. So, ito yung Max. Ayan, lagi ako dyan namimili. Ayan dyan yung Fushi Restaurant. Ayan dyan, kami kumakain palagi. Ayan, kusina namin tuwing gabi. Tanghali, dyan kami kumakain. Ayan dyan, dyan yung Jarrell Bookstore. Ayan guys, andyan yung ito yung restaurant. Ayan yung Herfi. Ayan, maraming kainan dyan, mga restaurant. Dyan yung Tamimi Market. Ayan. Yan lang sa likod ng aking bahay na tinitirahan. Sa likod niyan. Ito naman yung restaurant na patis. Hindi mo, may patis dito na restaurant, patis. Nandito naman yung mga Sara, mga Mothercare. Yan. Yan yung mga bilihan ng mga social. Yan, Sara, mga damit, SNM. Nandiyan lang sa harapan. Kaya pinsan pag gusto mo bilhin ng mga long sleeve o kung sapatos dyan kumunta, lakad ka lang saglit. Ayan, ito naman yung mga restaurant. Ayan. Ito na yung Biola. Ito yung mga magandang restaurant. Yung mga restaurant yan, hindi ko na pupunta yan. Dito lang ako sa Taipei, hindi ko alam kasi hindi naman ako social. Saka mahal kasi dyan kumain. Afford naman, kaya lang wala talagang time. Kaya ayan, dadaan-daan na lang natin. So, yan na, liliko na kami. Nandyan yung fish market. Yan, yung fish market sa kaliwa. Ito naman pupunta na doon sa aming apartment na tinitirahan. Nakita nyo yon, yung may parang ano. Yan, dyan nahihinto yung ayan, yung aming tirahan. Yan, dyan po ako sa fourth floor. Yan. Fourth floor, room number 14. Oh, guys, naman tayo sa Daran Mall Food Court. Pinakita nyo yan guys, so sarado, walang tao kasi nga kasagsagan ng pandemya, so bawal kumain, bawal ang dive in, lagi kang nakamas. Ayan, lahat ng order mo rito ay full take out. Usually noon nung wala nice pa pandemic, ito ang ingay dito, ang dami naming tao, di lalaki kasi magkahamayo. Ngayon, oh my maging, God, where natin, is the ano friend? Nahimik na. Muntik na maging ghost town. So, ilan na lang mga restaurant ang nakabukas. And then, yan, gone. May barricade na. You can see. Bawal na ang dine-in, bawal na kumain. Yeah. It's all take out. Yeah, so, punta kami dito. Nabili kami ng nothing. Kung anong meron. Nagugutom na kami sa haba ng biyahe. Ayan. Tayo sa food court ng Daran Mall. Ito because there is virus. Daran Mall. Variant. Sa UK variant. Spread out. So also Philippines closed. All airport lockdown. So maganda rito mamili guys. Lockdown. Ito yung pinakamalaking mall dito sa that's why I adjust my ticket. If I go February 26, 24, lockdown, I can go inside. Kasi nga malayo, I can go Philippines. Sadyain yung lugar. Stuck, the airport. Mahal, talaga dito, mahal. Kumbaga sa atin. That's why I'm thinking, I'm happy that my ticket was adjust. Kita mo ito mga ano. Because I was fighting yesterday. May data Aramco. Yeah. Pero dati dito kami lagi booking ng pizza. So that's why I think I go to Philippine Airlines. Pizza kan sa dito lang meron. It was safe. Sa ibang mall ay wala. Hindi mo siya matatuan. Yun lang. It was safe. Ngayon, sarado. Lahat sarado. Before that is my favorite in Philippines. Wala but now, no. So, ikot-ikot muna kami rito.
habang hinahanap yung no pizza. Yeah. Pizza close. Napakalawak ng mall na to. Masaya rito no. How many days now? Kasi dito kami lagi misa nagsha-shopping. Kasi meron kami dito ng credit card. Ayan. Kasi meron kami 20,000 na credit card. It's okay, you're shopping. We could take time you're shopping. Marami kami pinabili. Galing naman ng sako. Yeah. What can I do? Nabili na kami ng aming bibilhin. Only going to Jaber. Hindi ko na pinakita yung mga bilhin namin. Gino here. Mahaba eh. Sama ko ang dami namin sa kami. So guys, we already out in Daron Mall. Nagbili namin ang pagkain kasi bago malamabas ba? Diba? Kasi nga pandemic. Ayan. Kaya may oras ng pagbili. Samantalahin lang. Ayan guys, yung labas ng Daron Mall. Punta kami doon sa aming sasakyan. So nila yung kontrol sa tinga. Ah, madali. So, nagsakting driver ko na yun. Shopping, shopping, sako! Lagi pa kasama ang kaya sako. This is Daron Mall. Ayan, namin, puro sako. We are in. Lagi pa sa sako. Nandulit kami sa Daron Mall. Daron Mall! Kami. Ika. Gutom na kami. Ayan, yung tura. Ayan, kamax. Para akong sinipano. Guys, yan na. Pakita ko sa inyo yung loob ng Daron Mall. Kung saan kami galing kanina. Yan. So, para makita nyo kung ano itsura sa loob. Maganda siya. Mahaba. Tignan nyo. Puro itim ang makikita nyo. Yung babaeng araba, nakaitim. At ang tawag dyan ay nakaabaya sila. Kasi bawal dito ipalabas. Ipakita yung mga katawan na ala Coca-Cola body. Ayan. Kaya lang yan. Kailangan may holy. 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 Itago ang katawan ala Coca-Cola. Kaya yung mga Miss Universe hindi pwede rito pumunta. Kasi pupunta sila rito, hindi sila malaman na sexy. Kasi nga, ayan itsura o. Para kang sinukluban ng itim. Ayan. Mata lang ang nakikita. Kasi diba yung mga Pilipino at yung mga ibang lahi na mga taga-Western, mga foreigners na taga-Western, o mga say British, o ibang ano, gabaya sila pero kita yung mga mukha nila hanggang ang liit lang. Pero yung mga talaga mga Saudi talaga, yan, ang mata lang yung makikita mo, hindi mo alam kung maganda o ano sila. Kaya, yan. Kaya yan, ako nga abaya. Pag sa atin ito naman naglakad mo ito, kawawa rin mga bata na kumuhan siguro, ano? Sabi na, mumu. Ayan guys, so yan, kapag minsan ano nyo guys, kapag sala o yung prayer time dito, pag nandun ka sa yung mall na Carrefour, diba mayroong ano doon sa baba at sa taas ka second floor, third floor, makita mo talaga pag prayer time yung mga babae na nakaabaya, nakaupo, salampak sila sa labag, tapos sama-sama, tinignan mo ang puro itim talaga. Pili mo nasa ano ka eh. Ayan. So, ayan guys. Ito yung loob ng Daron Mall dito sa Alcobar. So, mahaba-mahaba ito guys ang lalakarin mo mula doon sa kasi maraming gate. Maraming gate ito. So, ito pa lang pagod ka na sa kalalakad. Ang haba lang lalakarin mo. Kaya, minsan maghapon ka dito maglakad yung mauubos ko eh. Yun lang, makakagot mo nga lang maglakad. Saka, mahal ang mga bilihin dito. Oo. Pero kung pumili ka naman, okay naman siya. Yung branded na kayo. Kasi na, naanin mo ba yung branded? Ay mahal, ubos lang ang sweldo mo. Yun ang price, okay, okay. Diba? Mas mura pa. Pareho lang naman. Ayan. So, dito na kami. May hinahanap kasi ano bang hinahanap namin dito? Ay hinahanap namin yung yung Dunkin Donuts at saka yung Pizza Company. Ayan, bibili kasi kami.
Kaso sarado. Nabaladiya raw. Oh, hindi sila nagsara ng jury pre time kaya pinasara sila ng tuluyan. Kaya yung pinagawa wala na. Hindi namin siya makita. Ay ikot-ikot na lang kami. Nahapin namin yung tindahan dito ng donuts. Ito na. Wala pa malayo pa. Doon pa sa dulong-dulo. Guys, pagpunta kayo dito sa ano, sa Saudi Arabia, punta nyo ito yung Laran Mall. Yan, malawak ito. Maraming restaurants, maraming mga pamilihan, at meron rin dito yung sinihan, guys. Kaya lang ngayon ay sarado dahil pandemic. Pandemic. Bawal lumabas. Bawal kumain. Bawal lumabas, bawal kumain, pero kami nakalabas kasi meron kami yung ating mga travel pass. Hindi ba yung mga travel pass yan pwede sila lumabas? Pero bawal ka talaga kumain at long distance talaga. Yan, distance lagi. Yan. Pero ang iba, okay lang sa kanila. Ito sila naman dito sa Saudi Arabia, hindi naman gano'ng ano. Kasi nga, kami ay may mga vaccination. Meron kaming first vaccine, second dose, first dose, second dose, tapos booster hanggang dalapat na yung vaccination namin dito. So booster pa, so sunod mag-antay yung maging zombie ng tatang vaccine at vaccination. Ayan guys, so marami ito sales. So yung loob ng Laran. So guys, enjoy watching this video. Medyo mahaba pa yung lalakarin natin. Punta gaan
Hello guys, we are here in the Mam Market. Hello guys, we recently visited this fish market in Damam and was impressed with the variety of fresh seafoods, meat and vegetables on offer. So there was something to everyone. Whether you're looking for the ikats of the day or a specific type of fish, you can visit here in Damam market. Okay guys, see you and thank you for watching. Guys, nakita namin yung kami sa Pizza Company restaurant. Ayan, sarado. Ayan, napalagay sila. Sinarado ng tuluyan. Wala ng tinda. Ayan, sarado na. Ayan, so, hindi lang makapila ng pizza. Punta lang kami sa iba. Ayan, wala na, madilim na. So, lahat sarado na. Punta lang kami doon sa iba. So, kami bibili ng ibang makakain. Ayan, masapang kasi nila yung pizza company. Guys, ayan, ay sarado na yung pizza company. Hindi kami nakabili ng pizza dahil tuluyan na sila naka-close o naka-ban na sila kasi nakalagay doon na baladiya. Kapag sila yung baladiya, tuluyan na isinara yung store kasi hindi kayo sumunod sa policy nila na during prayer time ay nakabukas kayo kaya hindi kayo nagsasara, kaya hinuhuli po yan, bawal dito. Kailangan pag prayer time lahat ay sasara, lahat ng mga trabaho o mga opisina o kaya mga establishment o restaurant kailangan isara. Hindi kayo nagsara yan o baladiya ko huli, mapasara yung establishment ko, kaya parusahan kayo kung mayroon management o mayroon kayong reward labos. Kaya dito guys, bumalik lang kami dito sa food court. Maghahat lang kami ng ibang makakain. Kaya lang kami kaya rito eh. Balik na lang ulit kasi nga sarado yung pizza company. Kaya nakahingi. So, balik kami sa food court. Maghahat kami ng makakain. Hey guys. Kaya natin laging hindi na yung taong sarado. Kasi ito yung magkamayaw na tao dito sa food court na malawak ito eh, maraming tao dati, ngayon wala o oh. Lahat bawal ang dine-in, puro take-out na yung video ko ay nagalak na kaya left and right. Sa kataas sa
guys, yung mga food court niya, yung mga restaurant, mayroon dyan Subway. Yan, dito lang tayo sa Subway, pumili. Yan. Yung pinamili naman yung galing kami na sako. Ano ay binili namin dyan? Marami kami binili sa sako. Kasi mayroon kami. Meron akong voucher. Yan, ay binili kami mga gamit sa sasakyan. Punta tayo dito sa Subway. Wala namang iba, kundi Subway lang ang nakabukas. Iba ay sarado, nalugi na dahil sa pandemic. Nagsara sila. Siguro na COVID yung mga empleyado. Simba ko. Yan. So, order kami ng sandwich. Sandwich na malaking mahaba. Yan, namara yung palaman. Alam nyo guys kung magkano yung sandwich na yan? So, ang presyo niyan ay 18 reals ang isang piraso. Pero masarap naman siya, marami siyang ano, mga palaman, mga dahon, mga lettuce, ham, chicken, ano ba? Basta marami siya, mayroon sibuyas, kamatis, meron cheese, meron mayonnaise, may ketchup. Ayan, ganyan kahaba. 18 reals yan, bawat isa. So, dalawa kami. So, yung isa niyan ay kasing laki nung kasama ko, masaya itong haba. So, pwede mo siyang tanghalian, hapunan. Mahaba nga. Haba ng braso. Lagyan namin ng chicken, tsaka bacon, patatas, may cheese. Yan. Usually ito dati pag umuwi tayo ng Pilipinas, ito yung available dyan sa airport, mga airport. Yan yung Subway. Sa ano, ito yung sabi kasi ang pinakamasarap sa lahat ng mga food chain dyan sa airport. Kaya lang mahal. Yan. Ayaw mo naging mahal kasi pandemic nga, walang ibang bukas, dito lang tayo bumili. Yan, piniprepare na yung ating sandwich. Marami siya nilalagay. Yan, merong ham. Mas na pa. Lagyan ng ham pa rin. Yan, marami guys. Oh. Kaya mahal. Remote. 18 reals. Not isa. Ano yan sa Pilipinas, ang 18 reals. Yan, almost 200. Hello guys! After from Daran Mall and visiting our Kabayan friends in Cubag yesterday, this morning we went to the mall market early in the morning. Definitely doesn't work making a 25 kilometers drive just for the beef. It's a slightly cheaper than in a Carrefour or Hamimi market. For example, whenever there are discounts on fish prices in supermarkets, prices are even cheaper than in this market. So I will go there if you don't have any fire or any other options. I recently visited this fish market and was impressed with the variety of fresh seafood, meat and vegetables on offer. There was something for everyone. Whether you're looking for the cuts of the day or a specific type of fish, the market had a great selection of meats and vegetables too, which was a nice surprise. However, fine variety of fresh seafood products here, from shrimp to baby shark. We can ask the seller to clean up the products here, and there are several restaurants also at the back before the gate out from the fish market who can cook the seafood products for us. Great price, great service, lovely place to shop, and nice food. This market organized, clean, and most reluctantly disciplined people who are working and friendly.
also an amazing fish ito, market. Marigoso. I encourage everyone, if you are free, instead of buying fish Marigoso in the mall, ito. Visit Dama Market so that you can buy fresh fish. You can available and also available here any kind of fish, fishes. There are a lot of stalls with different prices, quality fishes. They are maintaining that eating frequently. This fish market located in Damam has fish, squid, crab, lobster, shark, prawns, and a lot of different kinds of fishes. You can buy here also vegetables and fruits. Prices is reasonable. Shopkeeper will clean the fishes and make pieces as you ask them to do it. They are friendly, don't worry. They are nice people. You can buy fish and there are a restaurant in the same market who can cook it for you. They charge per kg. This central fish market at Damam, fresh fish from Arabian Gulf, a reasonable price. Different types of fresh fish. Fish is available in around hundreds of shops here. So the facilities for cleaning and cutting also available. Mostly seawater fishes are available also. Shrimps are cheaper than local markets and fresh, very fresh. Meat, chicken, vegetable market are along with fish market also. And then don't forget to check the fresh meat, chicken, vegetable, fruits, and this one big market complex in Damam. This only one here in Damam, guys. So it's, if you want, good place to buy fresh fruits. Guys, you can visit this Damam Market. Okay, guys. Yeah, see you and thanks for watching. Mga isda, pang-ulam. Kasi mas mura ang mga bilihin dito sa Damam Market. Yeah. Saudi Arabia. Umaga kami umalis ng bahay 5 o'clock pag Friday kasi nga mura at saka marami ka mga fresh talaga mga isda dito at saka mura lang siya sa iba. So, okay guys, tingnan natin sa fish market o kaya dito sa Damam Market. Marami kami, umili kami ito ng mga okay guys, tapos na yung greetings. Ito yung kasama ko na kumukabangin, hindi kasi namin yung kasama namin para pumunta kami doon sa loob para kami ay bumili, pero matagal siguro na traffic sila o saan pa nagpunta. Ayan. Baka naplata ng gulong. Ayan, habang hinintay namin ay nakakalkal muna kami. Ayan. Okay guys, enjoy watching this video. We are here in Damam Market. Okay, bye bye. Ayan, di ba? Marami sila ng pamilya. Kasi piyesta. Di kami waray pa kami pa kamauli kaya tuhan mga baboy na waray pa na kaya yung sa ulo ililipon yung dito. Ano yung masisiring? Ano yung masisiring? Ha, ika at takso pa na dulag ako ah. Kapariyo. Huwagay nga pariyo masura ako. Diba? Kapariyo. Nag-inihulta mo ang kaupo. Kaya waray pa rito. Nalumos na namang isda. Pati yung sa baboy, naglip-lip na dito, nagkumarigo na ako, alamisin na. Tumigoy para sa lahat. Amo ito na batang lumiayo. Dosi anos pala ito, napakalina ko sa Arabia. Kay, para ka man ang tagagawaan, gilin ako ang dagat at hirapalan. Diba? Oh, at the moment, I'm going to make some of the videos.
ibigay natin yung utak. Guys, dito kami sa loob ng mga meat section dito sa Dama Market. Ayan, marami mga tinda na mga siyempre mga karne. Iba't ibang klase ng karne ng hayop. Kaya naman eh, pag sinabing karne, iba naman naisip yung karne. Ayan, mayroong karne norte. Ayan, pero dito ay mga pinatay na karne. Karne ng camel, tupa, kambing. Ito lang naman yung mga karne dito. Karne ng baka, karne ng tupa, karne ng camel, karne ng, ano pa ba iba? Yun, wala namang iba. Camel, tupa, kambing. Yan lang naman yung karne dito. At saka karne ng manok. Wala naman itong baboy. Bawal ang baboy. Guys, ito yung kalengke ng meat section dito sa Dama Market. Makikita nyo yan, marami na hindi. So, yan. Tayo rito. Yan, malinis yung kanilang palengke. Yan, malinis yung kanilang lugar. Dito lang sa atin dyan. Ayan, may bumabaha-baha. Hindi naman lahat. Yan, makikita nyo mga nakasabit dyan. Mga karne na camel, baka, kambing. Ayan. Wala akong makitang manok. Doon sa kabila yung mga manok. Ayan. So, naghahap kami na yung kasama kasi magluluto siya ng bulalo. So, dito yung mga gulay. Nakabili na siya ng karne. Yung baka. Ngayon, naghahap siya ng pansahong mga gulay. Ayan. So, mga friendly. All people here are friendly. Yan. Usually, yung mga all vendors here are friendly. Bangladesh, iba't ibang any kind of nationalities are here. So, welcome guys to the Mom Market. This is the Mom Market. Yan guys, so yung kasama namin na wala na, di ko alam kung saan napunta. Kaya hinahanap namin. Pili na kami ng aming bibilhin na mga gulay at saka prutas at saka karne. Ngayon dito mga sa isdaan. Mura guys dito ang mga isda, mga fresh pa. Ayan. Iba't ibang klase ng mga isda, mga seafoods. Ayan, may crabs, may pusit, may hip, may hipon, may pusit, may sugpo. Ayan, alimango. Iba't ibang klase guys, mga seafoods nandito. Makikita niyo yan. So, mga karne. Saka maraming mga gulay. I'm not afraid to die.
ikaw ang kalakas.
Ikaw ang talakas Hello guys, welcome back. We are here now in Riyadh. Yan, nakikita niyo yung Faisaliya Tower. Yan po yung dating pinamagandang mall dito sa Riyadh. So puntahan po natin yan, bisitahin natin yan after the pandemic, kung anong nangyari sa Faisaliya Mall. Guys, check natin siya kung anong meron na ngayon sa Faisaliya Mall since na maraming mga malls na ang nagsilputan na mas maganda. Ayan. Balik ko ito, ginamit yan ay ito po yung dulo ng karayo kasi yung karuktor niya ay yung yan guys, ito ang Faisaliya Mall. Sarad, walang katao-tao. It's Friday but it's kahit nagtipid sa ilaw walang ganong kosto pero mahaba pa kutla ka sarado pero sa cover lahat ng ano mall open pero saka maraming tao. Walang karapatan. Tama ba? Hindi may inip sa isa kung ano yan ang sabihin. Tao din ba do? So guys, we are here now in Faisaliya Mall in Riyadh. Ano masabi mo? Ikaw. Dapat meron tayong peace. Peace.
ikaw. Ha? Love, peace. Ng jealousy. Lahat magsumika para makamita ng gusto sa ako. Sagot. Ano ba tatanong ka sa amin? Tapos ka sa sabi kami. Ano sa amin? Tahimik lang. Tahimik lang. Pakawa ka lang sa sila. Oh my God! Pagkatapos ang vlog na to, bye bye! But not favorite gentleman.